Good day, everyone! I am Sir Robbie, and together, we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yan! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa mga patuloy na nakikinig sa atin, nakasubaybay sa atin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit at sa YouTube channel ng DepEd Philippines. Yan! At sa iba pang social media platforms ng DepEd. Magandang hapon sa inyo! Hello muli sa ating mga mag-aaral mula sa grade 7 at ganoon na rin po sa mga magulang na patuloy na sumusuporta po sa kanilang mga anak, sa kanilang kanilang mga pag-aaral at gayon din po sa mga kapwa ko guro na nawa po ay matulayan din po at matulungan ko din po kayo sa pagtuturo ng Araling Panlipunan. Hello po, meron na kagad, ang dami na kagad dito mga viewers natin. Hello sa mga live viewers natin na patuloy na nakasuporta sa atin. Ano po? Sa lahat ng gawain at sa lahat ng mga subjects ng itulay sessions. Maraming pong salamat. Hello from Lalo National High School, Joshua Pasyon, Janaline Ines Alegado Gazingan, Baconet from YouTube po, and Lesery Dupaya, Lance Nathaniel Dala, Angelica May F. Berenguel, or known as Angel Frugal, Angela K, Jessica, hello, Tutor Jessica, Joanne Kirby Benedicio Condition Ermita from Biliran National High School na Cebu East, SDO Batangas, Micaela Buwan, Glory Dimasakat, Alona Kalingasan, Carl Paulo, Lisa Arviso Gabriel, Trisha Casi Cortez, Hosil Pabito Parcon, Villanueva, hello sa'yo. Madami pang iba from Gwen Estefan Abag, Chris Ford Javier, Ruel Golia Manalo from Tomas Claudio Colleges, Morong Rizal, and Lyra Rhapsody Salvador Ikban, Angelica Laksa, Janaline Ines Aligado, and Lorraine Ann Atabay Jinky, hello Tina Claveria, Jasmine Manalo Vianes. Okay, hello sa inyo,
So ngayon, let me share my home. Oh, wait lang po ah. Yan, hello sa inyo sa patuloy ng mga nakasubaybay. Ano, patuloy po ninyong i-share ang live stream na ito para marami din po ang matutulayan ng ng pagkatuto. Ano po? Yan, okay. Yan, ano? Ngayon po sa ating po pagpapatuloy ay nais ko po, yan, Gemaline Milliar, Ihaji, Katipunan Jimeno Parami, Crison J. Galang, yan, sige. Nais ko pong bigyan ng pagkilala ang mga nangunang paaralan noong nakaraang linggo kasi hindi na po na ano, hindi na lamang isang nangunguna kundi ang dami na po nila, no? Kasi po patuloy, from north to south, inaabot na po ng e-tulay sessions para patuloy pong matulayan ang lahat ng mga mag-aaral para sa kanila pong pagkatuto. Ano po? So, i-congratulate ko po ang mga sumusunod na paaralan kasama ninyo ng mga from iba't ibang school pa rin to. Ano po? So, with that, ang mga nangunang paaralan, yes! Palakpakan po natin from Laldo National High School. Ang unang-unang bumati sa akin, si Joshua Passion, ay from Laldo National High School. Another school is yon, Parak National High School. Yan, Chen, Noel Magbohos, Rolison Calvin, Shella Ebora. Hello sa'yo, Shella. Patlin Suarez, Curto, Krisha Stephanie Cueto, Maria Sabina. Yon. And the other one ay ang Santo Niño National High School. And the last ay ang yes, that's Imod Ramona Integrated School. At sa lahat po ng naaabutan ng ating e-tulay sessions, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po namin ipagpapasalamat at lalo po namin gagalingan ang aming pagtuturo. Ano po, para kahit pa paano po ay matuto kayo habang nag-e-enjoy sa pagkatuto. Okay po? Yan po. Nawa po ay mag-enjoy lang tayo. Ano po? Enjoy lang. Okay. Sana po ay mabigyan ko ng hustisya ang pagbanggit ko ng mga salitang ito. Wait lang po. Nalamiis, hapanawon, kada kayo amin kakabsat. That is from, ang Ilocano po siya. Ano po? Magandang malamig na panahon sa lahat sa inyo dyan, sa mga kapatid. Sa pananampalataya sa northern Luzon. Ito po ay yung SBO Cagayan, Isabela. Yan po yung mga nangunguna po mga paaralan natin ay galing po sa Region 2. Ang gagaling, ano po, pati po ganun na rin po ang Parak National High School. Hello po ulit sa inyo. Okay, so muli po, ako si Tutor Alin para sa ating talakayan sa Araling Panlipunan 7. Hello din po pala sa ating Sinif from Lalor, Ryuji Reyes, Princess Gwyneth Ebora, Rochelle Rubion Kasinsid. Yan, naimbag ang malumbab. Yan, sana ay nabigyan ko ng maayos. Ano, pinag-aralan ko yun. Pero Ilocana din kasi kami. Ano po? Yan, Cedric Vince Nabor Ramos. Yan, lahat sila. Ano, ang sisipag talaga ng Lalo. Ano po? Lalo, from Lalo National High School. Shout out din po sa paaralang Cayetano Arellano High School. Kay Teacher Rowena Urata. Hello po sa iyo, ma'am. Yan. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa ika-apat na markahan. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay natatalakay ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. So, ibig sabihin, nandito pa rin tayo sa Asya. Ano? Natatalakay pa rin natin. Hanggang ngayon pa rin pala ay meron tayong pinaghuhugutan sa nakaraang digmaang pandaigdig. Sa dalawang digmaang pandaigdig. Sean Patrick Vinagrera Mayandok. Okay. Hello sa'yo.
Ang layunin ng paksang ito ay na ilalahad ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig at ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilosang nasyonalista sa kasaysayan ng mga bansa sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Napapahalagahan ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig tungo sa paglaya ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Felix Martin Flores, hello sa iyo, Princess Nesha Mendoza. Yan, hello sa inyo. No? Nawa ay i-share niyo pa rin ang ating live stream para marami pa rin ang matulayan ng pagkatuto. Yuan Aguba from Santo Niño National High School. Hello sa iyo. Okay. Sa ating pong pagpapatuloy, patuloy rin po namin pinasasalamatan ng SDO Negros Oriental para po sa ating ginagamit na sa self-learning module. Sana po, gayon din po yung sa hello din po sa aking home school, Abuyad National High School, sa pangunguna po ng aming butihing principal na si Dr. Connie A. Madrid. Gayon din po sa aking mga career level teachers from grade 8. Ito po ay si Ma'am Annie, sila Ma'am Grace, Sir Joa, and Ma'am Karen, Sir Rio, Ma'am Kat, and si Ma'am si Sir Mariano. Hello po sa inyo, salamat po. Okay, so simulan na natin. Natatandaan niyo pa kaya ang ating tinalakay, inyo po o atin pong alalahanin. Kompletuhin ang mga letra upang mabuo ang inilalarawan sa pahayag. Ang sagot nyo rin ba sa akin ay I don't think so. Sana ay hindi, ano? Kakayanin nyo yan dahil kayang-kaya. Ano, Rian Antoinette Gueda Barrientos from Dr. Ramon De Santos National High School. Yan. Okay, let's start with number one. Ito ay ang huwaran na balangkas ng mga patakaran at sistemang politikal at ekonomiko ng isang kilusan o bansa. Yan. Ulitin ko po, ito ay huwaran o balangkas ng mga patakaran at sistemang politikal at ekonomiko ng isang kilusan o bansa. Okay? Meron nang nakapagsagot. Tama kaya si Katleya Suarez, John Kirby, si Krisha at si Joshua Pashon. So let's check your answer. The right answer is... Ayan, ideolohiya. Yes, tama sila, no? Okay, next question. Ito ay pag-uugat at pamamahala sa lupaing kinabibilangan, katapatan sa nasyon o pangkat ng tao na may pinagsasaluhang kasaysayan, kultura, paniniwala, wika, reliyon, teritoryo o pinaglunuan. Again, ito ay pag-uugat at pagmamahal sa lupang kinabibilangan, katapatan sa nasyon o pangkat ng tao na may pinagsasaluhang kasaysayan, kultura, paniniwala, wika, reliyon, teritoryo o pinagnunuan. Okay, so may nagsabi na dito number 2 ay sabi ni Hosil ay nasyonalismo, sabi ni Krisha at ni Lance, gayon din si Crison, si Sean Patrick, Rian, ang tamang sagot ay... Okay, very good. Nasyonalismo. Okay, ikatlong katanungan. Tumutukoy ang ideolohiyang ito sa kapangyarihan ng pamahalaan na nasa kamay ng mga tao at ang pagkakapantay-pantay ng mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspekto ng pamumuhay, pantay-pantay na pagtingin sa mga mamamayan. Ito ay... Ano kaya ito? Okay, so the right answer is... Yan, very good. Demokrasya Krisen, Angel, Joshua Krison, Katleya. Ang gagaling talaga, natatandaan pa. No? Okay, ika-apat. Ideolohiyang naghahangad na bumuo ng isang lipunang walang antas o uri o classless society kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng lipunan. Okay? Ulit.
classless society kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng lipunan. Ang tamang sagot ay galing kanino kaya? Okay, ang dami nang nakatama ha. Okay, so ang tamang sagot ay komunismo. Yan, very good talaga. Ang gagaling ano? Ang gagaling naman, natatandaan. And last question. Yan. Paniniwala o pagnanais na dapat mapanatili ng isang estado ang isang malakas na kakayahan sa militar at gamitin ito ng agresibo upang palawakin ang mga pambansang interes o mga halaga. Again, malakas na kakayahan sa militar at gamitin ito ng agresibo upang palawakin ang mga pambansang interes o mga halaga. Okay, so let's check the answer. Yan. The right answer is... Yan, very good. Militarismo. Sinang nakakuha ng perfect 5? Sana ang bawat isa ay natanda. Maraming salamat, ano, dahil lahat kayo, na feeling ko talaga natandaan niyo pa rin yung ating mga tinalakay sa mga nakaraang linggo. Congratulations, everyone. So, ngayon, ay bubuksan na natin ang ating talakayan. So, ano, tungkol ba sana ating tatalakayin ngayon? Yan. Ang pananakop at paniniil sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya ay naglungsad ng pag-usbong ng diwang makabansa bilang tugon sa pang-aabuso at pagyurak sa karapatan ng mga bansa na ang tanging mithiin ay magkaroon lamang ng kalayaan. So, merong dalawang bahagi dyan. May dalawang, dalawang negatibo at dalawang lang na positibo. Yung dalawang, yun, Anthony Buenviaje Ariola from Cacahuate National High School. Hello sa inyo. Congratulations sa mga naka-perfect sa inyo. Ang gagaling talaga, no? So, meron dyan dalawa, pananakop at paniniil, at ang isa naman ay pang-aabuso at pagyurak sa karapatan. Those words were negative. Pero meron din dyang positibo ay ang pag-usbong ng diwang makabansa at magkaroon ng kalayaan. Paano kaya ginawa ito ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya at the same time? Ano kaya yung naging proseso nila? Basta ba nila inasnap, nakuha na kagad kaya nila ang kalayaan? O naging malaya na ba sila? O naging nakuha na ba nila ang pag-oo ng mga kanluranin at tatawagin pa rin ba natin kanluranin o ang mga kanluranin pa rin ba ang nanguna sa pagsiil sa atin? Okay, so let's continue. Dulot ng una at ikalawang digmaang pandaigdig ay ang balance of power, racial equality, at lumakas ang nationalismo. So kung titignan natin sa simula ng una at ikalawang digmaang pandaigdig, ang kapangyarihan ay nakasentro sa mga bansang kanluranin. Hanggang sa ito ay nakita ng Japan na kung saan nasabi ng Japan ay kakayanin ko pala, ay kaya ko pala. Ano? Pinalakas ng Japan ang kanyang hukbong militar. Ito ay nung sinalakay ang China at Japan ng mga kanluranin na kung saan ang China ay umalma at ang Japan naman ay tinanggap ang mga ito at ginamit pa ang mga ito upang pauna rin ang kaalaman nila. Ito yung tinalakay natin last week. Yan. Instead na sarado ng Japan ang kanyang bansa laban sa mga kanluranin, bagkus ang ginawa nila, tinanggap nila. Dahil ginamit naman nila ang mga natutunan nila mula dito sa mga kanluranin na to upang paunlarin din ang kanilang bansa. Unang-una na dito yung sandatahang lakas nila. Pinalakas ang sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagpapagawa ng makabagong barko at kagamitang pantigba. At ikalawa ay isinaayos ang pagsasanay ng mga sundalong Japones. So, ibig sabihin talagang naandito na lang tayo sa kung paano. Ano? Kung paano ba ginagamit ng tao o ng isang bansa yung pagpapahirap sa kanya. Ano? Dito,
dito, sa racial equality, patuloy itong hinihingi ha, yung racial equality, na kung saan pantay na pagtingin sa lahi na hindi naman binigyang pansin ng mga kanluranin. At ang ikatlo, ibig sabihin, ang bawat bansa sa silangan at timog silangang Asya ay naghangad ng paglaya. Pero hindi na sa mga bansang kanluranin. Bagkus, ito na ay sa kapwa nila bansang Asyano. Ito ay ang bansang Asya. Okay, so makikita natin na hindi dahil kapitbahay natin, kakampi natin, ano? Makikita natin, so dapat sa pagkakaibigan, kailangan yung kilalanin kung ano ba talaga ang dahilan ng paglapit o ano ba talaga ang dahilan ng pagtulong ng mga ito. Lagi natin yung titignan, ano? Okay. Yan. Iba't ibang paniniwala ang itinuring na kasagutan sa minimitring kalayaan. Mayroong ideolohiyang komunismo. Ang iba naman ay naniniwala sa ideolohiya ng demokrasya, totalitarianismo, gayon din sa autokrasya. Ang mga ideolohiyang ito ay nagdulot ng transformasyon sa mga bansang silangan at timong silangang Asya. Kasi kung titignan natin, ano, marami tayong pinaniniwalaan na paraan, mga kaparaanan o mga proseso upang maging maunlad tayo. Yung iba nga, kung ano yung nakikita natin sa iba, hindi naman ito lahat applicable sa bansa natin. Ano? Pero, ganun pa man ang mangyayari, kailangan pa rin natin subukan ang lahat. Diba? Kaya nga laging may plan A, B, C, and D. And the rest of the letters, diba? Marami yun. Kaya hanggat hindi natin nakukuha ang pag-unlad, subukan natin ang lahat. Ano? Good afternoon po. Jane Prince Nesli Salcedo, One Everlasting. Mrs. Nes Dado, John Paul Salcedo, 6-5. Mrs. Ginaline Fabros, Janelle Princess Nesti Salcedo, GL Haina, Mrs. Rosie Hernandez from Fort State Elementary School from Marites, Zipagan. Hello po sa inyo at sa mga kapwa ko, guro. Ano po? Sa nawa po ay matulungan ko po kayo. Ano? Yan. Merong iba't ibang uri ng nasyonalismo na tinulungan o ito yung mga pinagmulan ng mga pakikipaglaban ng China. Ito ay ang nasyonalismong tradisyonal, nasyonalismong may impluwensya ng kanluran, at nasyonalismong may impluwensya ng ideolohiya. Ano ba yung ibig sabihin natin ng nasyonalismong tradisyonal? Ito ay yung sinasabi ng mga Chinese na sa puso at isipan nila ay kailangan nilang makamit ang kalayaan. Samantala, kapag naman nasyonalismo impluwensya ng kanluran, ito naman ay yung pagnanais nilang maging malaya dahil nahihirapan na sila sa nangyayari na hatid ng mga bansang kanluranin. Samantala, kapag naman sinabi natin nasyonalismong may impluwensya ng ideolohiya, ito na yung sinasabi ko kanina na iba't ibang ideolohiya na kailangan nilang i-impose sa kanilang paaralan, sa kanilang bansa para lamang makuha nila ang pag-unlad. Ano, ganun ang ginawa ng China, ang daming trial and error, pero titignan ba natin, makikita kaya natin, ano kaya ang pinaka nagbunga sa kanila? Okay. Sa paglakas ng nasyonalismong Chino, nabahala ang Japan na baka maapektuhan ang interes nito sa China. Kung kaya't naging sunod-sunod ang ginawang pakikidigma at pananakot nito. Ngunit, sa kasamang paalad, alam naman natin na noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Japan ay natalo. Kaya natigil ang iba't ibang kaparaanan ng Japan. At ngayon, ang China naman ay nagkaroon pa rin naman ng problema. Ano? Natigil nga sila sa kumbaga parang nag-stop naman yung situation na sila ay sinasakop ng Japan. Pero nagkaroon ng problema. Ito naman ay sa pagitan ng dalawang pinuno. Ano? Sa paglakas ng nasyonalismong Chino, okay? Ito ay ang nagpakuloy ang kaguluhan sa China sa pagitan naman ng pwersa ng komunista na
na pinamumunuan ni Mao Zedong at ang nationalista naman na si Chiang Kai-shek. So, dalawa yan eh. Dalawang ideolohiya. Alin kaya ang mas effective? Communism or nationalism? Ganon. Ganon yung problema naman nila. So, alin kaya, sino kaya ang nanalo? Di ba, alam naman natin kapag communism, militar. Ano? So, na kung saan, dito sa labanan ng dalawang ideolohiyang ito, nagwagi ang komunista. So, natalo si Chiang Kai-shek at sila ay tumakas patungo sa Formosa o mas kilala ngayon sa tawag na Taiwan. Ito ay naganap noong October 1, 1949. Okay. Hello po sa mga nanonood sa atin. Donalyn Cruz Casale from Abuyan National High School. Hello po. Ayan. Salamat po, Sir Ruel. Glidel Dimasakat from Santo Niño National High School. Shout out daw po from Jessica Ate Mimi Bertiz. Okay. Hello sa inyo na po. Ayan. Ayan. Kung ang China ay natapos na lamang ng dahil sa tunggalian sa pagitan ng dalawang ideolohiya at ang nagwagi dito ay ang communism, ngayon naman dito sa Indonesia ay nakamit ng Indonesia ang kalayaan noong August 17, 1945 sa pamumuno ni Ahmed Sukarno sa pamamagitan ng revolusyon laban sa mga Olandes. Kung titignan natin, ang ginamit naman ni Ahmed Sukarno ay ang revolusyon. Ibig sabihin, kaguluhan pa din ito. Ano? Kasi tayo ay nasa kasagsagan ng kaguluhan noon. Ito ay sa mga pagitan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Na kung saan, ito na yung times na talagang malakas noon ang Japan. Kalakasan ng Japan, kasikatan ng Japan. Pero hindi kasi naisip ng Japan na pwede siyang matalo. Kaya ang ginawa niya, habang kaya niya pa, sige, bakbak ng bakbak, kukunin ko hanggat kaya ko ang iba't ibang bansa sa Asia. Siyempre, sayang ang pagkakataon, diba? Grab all the opportunities hanggat kaya mo. Tapos, in the long run, for sure, hihina at hihina ka, unti-unti mong bitawan. Panghawakan kung ano lang talaga ang nakakatulong sa'yo. Okay. Yan. Dito, sinakop ulit sila ng, matapos ang revolusyon, ay sinakop ulit ito ng Japan. Na kung saan, matapos ulit ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay natalo sila. So, bumalik ulit ang mga Olandes. So, ngayon, ang ginawa ni Ahmed Sukarno, yan. Ang ginawa naman ulit ni Sukarno, syempre pagkakataon na yon, pinamunuan niya ang Indonesia sa loob ng 23 taon. Pinasimulan niya ang pamahalaang guided democracy na base sa Pancasila. Kapag sinabi natin Pancasila, ito ay tumutugon sa dalawang salita, Indonesian word to. Panka, which means five or lima, at silya ay prinsipyo o principles. So ito yung mga pamantayan niya o yung mga prinsipyo na kanyang pinanghahawakan sa guided democracy. Una, paniniwala sa Diyos. Ikalawa ay nasyonalismo. Ikatlo, pagkakawang gawa. Ikaapat, katarungang panlipunan. At ang ikalima ay demokrasyang gagabayan ng karunungan. So ibig sabihin, dito sa pinatupad na guided democracy ni Sukarno, ay kailangan talaga ang bawat pinuno o magiging leader ng kanilang bansa ay kailangan may dunong. Hindi lamang dahil gwapo, kundi dapat may dunong, may talino, may puso at isipan. Kailangan combine siya, hindi laging talino lang. Hindi rin naman pwedeng laging puso lang. So kailangan equal siya. Ano, kahit mahirap, kailangan daw yun ang ginagawa ng bawat leader ng bansa. Okay. Alisa Jean Reponte, Janela Acob Domingo, Glidel Dimasakat. Yan, hello po sa inyo. So, dahil dyan ay tinanggap, dahil sa pamumuno ni Sukarno, tinanggap at ipinabuni ito ng mga tao, at ginawa siyang pangulong
panghabang buhay noong 1963. Subalit, ang lubos niyang kapangyarihan ang naging dahilan naman ng pang-aabuso niya sa kapangyarihan. Ibig sabihin nito, naging gahaman siya sa kapangyarihan at mas binigyan niya ng prioridad ang pansariling kapakanan. So, ibig sabihin, eto yung sinasabi natin na mula kay Spider-Man, di ba? Napanood niyo naman siguro yun. With great power comes with great responsibilities. So, ibig sabihin, dahil marami kang kapangyarihan, dapat alam mo rin kung iba't yung lawak ng iyong responsibilidad. Iyon ay kung paano mo nga lang siya gagamitin. E kaso nga lang, ang ginawa ni Sukarno ay nagkaroon siya ng pang-aabuso sa kapangyarihan. So, nasa sa pinuno na yon kung paano niya gagamitin ang kapangyarihan na inatang sa kanya. It's either gamitin niya ito upang mapaunlad ang bansa o gamitin niya ito para paunlarin lamang ang sarili. So, kung titignan natin, di ba, mas mabuti na sana bago ang sarili, bayan muna. Kaya nga ang itulay ay para sa bata, para sa bayan. Okay, alam yan ng lahat ng teachers. Bago ang teacher, iisipin muna ang mga bata. Ano po? Okay. So, laban lang tayo, teachers. Go, teachers! Okay. Samantala, sa Korea naman, unti-unting nasakop ng Japan ang Korea at ginawang base militar sa kabila ng pilit na pagtataguyod ng kanilang kabihasnan. Bunsod nito, maraming pagtatangkang ginawa ang Korea upang mapatalsik ang Hapones. So, ibig sabihin talagang kahit magkakamukha sila, syempre nagkakaroon pa rin na sila ng break up na kung saan. Hindi dahil ikaw ang malakas, kailangan ikaw lang lagi yung magiging malakas. So, ang ginawa pa rin ng Korea, nakipaglaban pa rin sila, iba't ibang kaparaanan upang mapatalsik ang Japan. Pero dahil nga sa pagkatalo ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig, kaya bumitaw na din siya sa Korea. Pero meron pa. Yan. Sunod naman dyan ay ang Myanmar. Nang masakop ng Japan ang Myanmar, sinamantala ng mga Burmese na ideklara ang kanilang kalayaan mula sa Great Britain. Subalit, sa kabila ng paglaya mula sa mga British, ay nananatili pa rin ang katotohanan na sila ay sakop ng dayuhang bansa. Okay, isipin din niyo yun, ha? Nakita niyo dito. Nung nasakop na sila, nang nasakop ng Japan ang Myanmar, nagbunyi pa sila. Bakit? Yes, malaya na kami sa mga kanluraning bansa. Not knowing, pero alam pa rin nila na sila ay under ng dayuhang bansa. Ang tinutukoy natin dito na dayuhang bansa ay ang Japan pa din. Pero bakit kaya sila naging masaya pa din? Sa kanilang pagbubunyi, ipinakita nila ang positibong pag-uugali na kung saan hopeful sila na matatapos din ang lahat. So ang pinakita dito na virtue ng Myanmar, ng mga Burmese ay ang faithfulness and hopefulness na kung saan sa lahat ng pagbagsak, meron ding pagbangon. Ano? Okay. Kung saan ang makapangyarihang kanluranin ay nagapi din, paano pa kaya ang bansang umusbong lamang sa kapangyarihan? Yun yung pinaniniwalaan nila eh. Konti ano lang yan eh. Ang kanluranin niya, ang dami nila, pero nawala din sila, di ba, sa limelight. Paano pa kaya kung ang Japan na umusbong lang? Yun. Ito na rin naman, naging magbubuti rin naman dahil nagapi nila ang mga Hapones at bumalik ang mga Ingles, subalit hindi na pumayag ang mga Burmese, kaya't sunod-sunod na usaping pangkapayapaan at pangkalayaan ang naganap. Bunga nito, pinagtibay ang kasunduang Anglo-Burmese na nagpapahayag ng kalayaan sa Burma noong Enero 4, 1948. So, ibig sabihin, yung negatibong pangyayari, nagkaroon pa rin ng positibo, ano? Hindi dahil may dumating
at aalis, may dadating ulit, syempre aalis ulit siya. Tapos may bumalik, pero no, wala nang comeback. Tama ba? Hello sa inyo. Yon. So nang dahil dyan ay yan. Yan. So patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga ano, ng iba't ibang bansa sa Silangan at Timog Silangan Asia laban sa bansang Japan. Alam nyo, pinagpasalamat na rin lang siguro nila na natalo ang Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay. Yan. Pero hindi naman na hindi mawawala sa pag-uusapin natin ito ang bansang Pilipinas. Yon. Sa bansang Pilipinas naman, nakamit ng Pilipinas ang paglaya noong Hunyo 12, 1898 sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Nakipagsabuatan ang mga Amerikano sa Pilipino upang matalo ang mga Espanyol sa digmaang Espanyol-Amerikano. So, yan. Kung titignan natin, alam nyo ba, tomorrow, dito sa Rizal, magkakaroon kami ng ano, long weekend. Kasi holiday bukas, June 11 at sa June 12. Ano kaya ang tawag dito? Ano kaya ang i-celebrate bukas ng Rizal Province? June 11. Sino kaya makakapag-comment dyan? Ano kaya ang i-celebrate ng Rizal Province bukas? Bakit kaya holiday? Okay, kasi on Saturday. Holiday siya dahil, ano, ito ay yung pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Sa pangunguna ni, ito yung ano, nagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Sa Kawit, Cavite. Okay, may sumagot dito. Founding anniversary po, sabi ni Jessica, araw ng lalawigan, Tuyan Rose Lynn. Araw ng kalayaan on June 12. Alay sa Jean Reponte, Independence. Okay. Jeannie Cassandra Roque from Monte Alegre National High School, Aurora, Zamboanga del Sur. Hello sa inyo dyan sa Zamboanga and sa inyong school. Joshua Palsyon and Katleya ay Independence Day nga ba? Okay, bukas po dito sa Rizal ay founding anniversary ng Rizal Province. Ano yun? Kaya long weekend tayo. Long weekend ang mga Rizalenyo, Gurong Rizalenyo, and Batang Rizalenyo. Okay. Yon, araw ng kasarinan, sabi ni John Denver Villaruz Tomas. Okay. So sa pagpapatuloy natin, kung titignan natin, ano, hindi lang naman si Emilio Aguinaldo ang talagang nakilala natin ng mga bayani. Marami pa tayong kilalang bayani. At hindi lamang siya lalaki, kundi kahit ang mga babae din. Ano kasi noon, hindi pinag-iisipan na maglalaban ang mga kababaihan dahil lang tingin nila ang mga babae ay pabebe lang. Pero hindi nila alam, aba, ang mga kababaihan ang talagang sumusuporta sa mga kalalakihan. Ang mga malalakas nating mga bayani noon, sila ay suportado, sila ay ginagamot, pinapakain, at dinadamitan ng mga kababaihan. Kaya mapababae ka man or mapalalaki ka man, equal ang karapatan at kalayaan ng bawat isa. So ipaglaban pa rin natin ang kalayaan. Ano? Lagi natin ipagbunyi na tayo ay malaya. Yan. So, from Bilira National High School, Charis Ketiano Besinal. Yan. So, dito, nilusob tayo ng Japan dahil kaalyado natin ang mga Amerikano. At dahil nasa ating bansa ang pinakamalaking base militar ng Amerikano. Sa kasagsagan ng digmaan, iniwan tayo ng leader Amerikano at natira tayong lumalaban at nagtatanggol sa ating kalayaan. So, ibig sabihin, during that time na nung una, sabi ng Amerikano, kampi tayo, labanan natin ang Espanyol. Okay, go.
Lumaban. Kumampi ang mga Pilipino, syempre mayamang bansa ang Amerikan, ang Amerika. Sino ba ang tatanggi? At saka kakapit tayo sa malakas, diba? So ang nangyari, sa kasagsagan ng labanan sa pagitan ng Japan at saka ng Pilipinas, kasi inano na tayo, sinasakop na tayo ng Japan dahil nga nasa atin at alam nila na kaalyado natin o kakampi natin ang Amerika. So ang nangyari ay iniwan tayo ng leader Amerikano. So sino na lamang nakikipaglaban? Diba? Nakikipaglaban na lamang ay ang mga Pilipino. So nakita nila doon, kaya nakita nila doon na ay, ethics na to, hindi na to dapat, hindi na dapat natin silang pagkatiwalaan. Kasi kapag minsan nang iniwan, huwag nang babalikan. Okay, so ang ginawa dito ay, kaya bilang pagpapamalas ng nasyonalismo Pilipino ay pinasimulan ng mga ilustrado na nagtatag ng kilusang propaganda at ipinagpatuloy ng mga katipunero na nagpasimula ng katipunan hanggang sa nakamutan ng mga Pilipino ang kasarinlan. So nakita nila dito, hindi, pwede tayong lumaban na tayo lang. Yun. Pwede tayong maging malaya ng tayo lang. Yun ang inisip ng mga Pilipino. Sila yung mga ilustrado, kaya hindi talaga natin pwedeng tanggalin sa ating sistema ang nakaraan. Dahil talagang may pagpapasalamat natin kung hindi tayo kinilala o kung hindi tayo hindi tayo sinakop ng mga bansang kanluranin ng kahit ng Amerika or ng Japan, hindi naman natin matututunang lumaban ng maayos. Ano? Hindi natin matututunang mahalin ang ating bansa. So dahil sa kanila, natutunan natin pahalagahan ang lahat ng meron sa atin at tanggapin kung ano ang nararapat para sa atin. Nasa Axis Coalition po kasi ang Japan kasama ang Germany at Italy, yes, kaya kalaban nga nila ang iba't ibang kanluraning bansa. Galing ni Nel Lea, yes, sabi ni Princess Brunette Ebora, tulad po ni Gabriela Silang at Melchora Aquino, yes, sabi ni Joshua Passion. So, with that, dyan na tayo nagtatapos. Kaya kung ating papansinin, iba't iba man ang paraan ng pakikipaglaban, at least nakamit natin ang kalayaan na hanggang ngayon ay ating pinakikinabangan. So kaya nga huwag tayong titigil hanggat hindi natin nakakamit kung ano talaga yung goal natin. Kaya kayo mga mag-aaral, patuloy lang sa pakikipaglaban sa pag-aaral. Ano, huwag tayong susuko. Matutunan nawa natin na ipagtanggol ang ating kalayaan sa anumang uri ng panghihimaso. Okay? Ngunit patuloy din naman natin gawin ito sa mapayapang paraan. Ang pakikipaglaban ay hindi laging dahas ang gagamitin natin. Ano? Lagi maraming kaparaanan para makamit natin ang ating pangunahing para makamit natin ang ating goal kahit hindi tayo gagamit ng dahas. So with that, tapos na tayo sa ating discussion, pero meron pa tayong gawain. Ano? So handa pa rin ba kayo? Salamat pa rin sa mga patuloy na nakasubaybay sa atin. Lorraine Ann Atabay, Noe Maranan, Jenica Sandra, Anthony Lorenz Mindo, John Denver, Janela Ako. Yan, patuloy pa din. Okay, so Krisha Stephanie Cueto. So let's start with our activity. Yan, ilagay sa comment box ang salitang Pinas. Hello sa iyo, Rian Antoinette Gueda Barrientos is still watching. Yes, thank you. Ilagay sa comment box ang salitang Pinas kung ang isinasaad sa pangungusap ay dinanas ng bansa sa kamay ng mga bansang mananakop at pas kung hindi. Pinas at pas lang yan na Pinas kung naranasan, pas kung hindi. Still watching, Kathleen Suarez Porto from Santo Niño National High School. Okay, let's start with number one. Yan. Comment na lang kayo ha, Pinas or pas ano? Number one, ipinatanggap ng sapilitan ang relihiyong Kristyanismo. Again, ipinatanggap ng sapilitan ang relihiyong Kristyanismo. Pass or Pinas?
Rain Vincent Ramirez, hello sa'yo. Okay, ano kaya yon? Number one. Ito na, tinuhog na ni, ano, ni Krisha Stephanie Cueto. Talaga? Okay, ang number one, Trisha Cassie Cortez, the right answer for number one is, yes, Pinas, naranasan niya ng Pilipinas. Next, number two, pinagbayad ng mataas na buwis ang mga katutubo. Again, pinagbayad ng mataas na buwis ang mga katutubo. Number two. Okay, number two, ang tamang sagot ay, yon. Pinas pa din. Pinas lang ang sakalam, sabi niya, diba? Next, number three, inabuso sa iba't ibang paraan ang mga mamamayan. Again, inabuso sa iba't ibang paraan ang mga mamamayan. Number three. Okay, the right answer is... Yan, Pinas. Pinas pa din. Okay, next. Number four, yan. Sa pilitang pinagtrabaho ang mga bata at matatanda. Again, sa pilitang pinagtrabaho ang mga bata at matatanda. Number four. Yan, sabi ni Tuyan at ni Kathleen, ganun din si Katleya, ganun din si Janella Lezuri Krija. Okay, and Janella, the right answer for number four is, yes, Pinas. Next, number five, sa pilitang kinuha ang ari-arian ng mga katutubo. Sa pilitang kinuha ang ari-arian ng mga katutubo. Number five. Okay, so the right answer is, number five is, yan, Pinas. Next, number six, pinamumunuan ng ibang lahi. Pinamumunuan ng ibang lahi. Number six. Yan, the right answer is, yes, Pinas pa din. Next, number seven. Yan. Number seven, ginalugad ang bansa upang tuklasin ang yaman. Ginalugad ang bansa upang tuklasin ang yaman. Number seven, the right answer is... Yan, sabi ni Trisha, Kathleen, Katleya, ito ay Pinas. Yes. Next, number eight, pinangakuan ng maayos na pamamalakad. Pinangakuan ng maayos na pamamalakan. Okay, the right answer is, yun, Pilipinas pa din. Next number is number nine, ipinaglaban ng mga Maharlika. Again, ipinaglaban ng mga Maharlika, number nine. Okay, sabi ni Princess Gwyneth at ni Trisha, ito ay, yes, ito ay Pinas. And last number, 10, naging sentro ng pag-unlad. Naging sentro ng pag-unlad, number 10. Okay, the right answer is, okay, ito ay Pinas. Yes, ang bawat isa, ang gagaling talaga. Sino ang naka-perfect? Lahat kasi yan, dinanas ng bansang Pilipinas. Ika nga ngayon sa sinasabi natin, Pilipinas lang malakas or Pilipinas lang sakalam. O, di ba? Yun yung mga kabataan, yan yung mga sinasabi ng mga kabataan ngayon. Okay, sabi ni Nelea, 9 over 10 lang po. 10 over 10 daw si Krisha. Ang gagaling talaga. Okay, so with that po, salamat muli sa inyo sa mga natulayan po ng pagkatuto. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin, sa Araling Panlipunan. Muli po, ako si Tutor Ali, nakasama ninyo sa Araling Panlipunan 7.
So, muli, makita po tayo sa mga susunod na linggo hanggang matapos po ang ating pag-aaral for fourth quarter. Ngayon po, salamat po muli sa iba't ibang paaralan na patuloy po sumusuporta at sumusubaybay sa lahat ng Itulay Sessions para sa pagtatuto ng ating mga bata. Sa mga kapwa ko po guro, salamat sa inyo. Patuloy po ang pagsuporta natin sa bawat isa. At gayon din po sa ating mga magulang, salamat. Maraming marami pong salamat. Thank you din sa inyo, Katleya, Krisha, Kathleen, Trisha, Blazery, Chris for Janella, Katleya, Rian, Princess, hala, salamat po sa inyo sa iba't ibang schools from Northern Luzon to Southern Luzon hanggang Zamboanga, inaabot natin Eastern to Western Luzon. Salamat po, maraming marami pong salamat. With that, kita-kits muli tayo at ang susunod po sa akin ay si Tutor Leo. Salamat po! Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!